off. May foreigner dito. Let us remain standing. Yeah. Anyway, good morning po sa ating lahat. So, time na naman po para magpuri at itaas po ang pangalan ni Jesus. And may isa lang po akong bagay na hihingin sa inyo, no? Kasi this is the only time na may time tayo sa Kanya. Aminin man natin, I mean, it's between you and God. Do you read your Bible every day? I mean, do you pray? Nagpipray ba kayo? I mean, kahit pagkakain? Hindi. Gusto ko lang i-ask na let's, you know, give our best shot. I mean, let's give our everything, our best in praising and worshiping the Lord, okay? And it should not be a burden, you know? Kasi parang papansin ko parang ang bigat, di ba? So let's, alam mo yun, mag-loosen up tayo and it should be fun. Kasi si Lord ang pinipraise natin, hindi yung sarili natin. Amin mo ba? Yes! Okay, so are you ready to praise the Lord? Yes! Amen! Hallelujah! All things are possible. Amen. Amen. Yeah.
Hallelujah, hallelujah. Thank you.
us all pray. Our Heavenly Father, we once again come before you with all our hearts. We bring to you the highest praise and worship from the name of our hearts, Lord. We thank you for your blessings, for your guidance, and your protection for the past week again. We have seen your glory in our lives because you have brought us into this moment with all this strength and happiness, and Lord, with hope in our hearts. And Lord, we experience of hope in our hearts. We shout out with our hearts and say, you may glorify the Lord, as you are able. We know that the situation that we are facing right now, that they seem to be impossible, there's nothing impossible with you, Lord. All things are possible because you are God Almighty, and we are God. And we worship you. We thank you for loving us that much. Thank you for giving us your Son to die for us and save us and forgive us from our sins. Father, we once again come before you. Look at us today. We are in need, people in need of perfection, guidance and strength. We are in need of forgiveness. We are in need of your grace, Lord. More than that, we need your grace because we are not worthy to be considered in your presence and your holy presence. But thank you because through your grace we can come before you, Lord, and embrace you with all of our hearts, with all of us, as we are, because you love us. We especially lift up Sister Julia today, Lord. She is have chosen this place to myself for an
for a house of sacrifice. If I shut up heaven, that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people. If my people, which are called by thy name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Now mine eyes shall be open and mine ears attend unto the prayer that is made in his face. Glory. The second reading is from the book of Mark, chapter 13, 8 to 13. Countries will fight other. Kingdoms will attack another. There will be earthquakes everywhere. And there will be famines. These are things are the first days of childbirth. You yourselves must watch out. You will be arrested and taken to court. You will be beaten in the synagogues. You will be stand before rulers and kings for my sake to tell them the good news. But before the end comes, the gospel must be preached to all peoples. And when you are arrested and taken to court, do not worry ahead of time about what you are going to say. When the time comes, see whatever is then given to you. For the words you speak, you will not be yours. They will come from the Holy Spirit. Men will hand over their own brothers to be put to death. And fathers will do the same to their children. Children will turn against their parents and have them put to death. Everyone will be you because of me. But whoever hands out to end will be saved. This is the word. Good morning po, church. Good morning. Blessed po ba tayong lahat ngayon? Amen. Amen. Okay. So what's the reason that we are blessed today? Kasi nandito tayo sa church, nandito yung mga brothers and sisters. And Lord, to God na nagising tayo sa ating mahigpit na pagkakatulog ko gabi. Right? And I hope na hanggang matapos yung service, nagising tayo lahat. Okay? So, iba pala ang feeling pag nakatayo dito sa amin. Alam mo yung feeling ni Pastor na feeling guwapo. Lahat nakatingin sa iyo, di ba? Ay, lahat nung nakaupo ko dyan, si Dayalay nakatingin sa amin. And, Martin, can we keep all our eyes in the projector? Tanong natin sa akin natin, is prayer a daily priority in your life for the last one? So, sino makasagot sa atin ito? Is prayer a daily priority in your life? Lahat po ba tayo nagdarasal kung babawang tayo sa umaga? Or kung may problema lang sa tayo tumatawag sa Panginoon? Ano ba? Sorry to Mr.
tonight. I'm going to get no sleep tonight. You can explain to you, ma'am. mga kapatid, pagmuni-munihin po natin kung po bang panalangin na inuun na natin sa ating buhay. Right? Or kung ito na lang yung magiging huling sandalan natin sa sandaling tayo ay nagigipit na. Because based on my experience, nangyari na po sa akin to. Last year, yung kapatid ko nagkaroon siya ng stroke. But before that, hindi ko naisip na ipag-pray siya na sana mabago siya ng Panginoon, matigil na yung lifestyle niya na hindi maganda, tapos mabago yung buhay niya, pero hindi ko nagawa eh. Umawag na lang ako sa Diyos nung nandun na siya sa time na malapit na siyang kunin. But glory to God, nakasurvive siya sa kanyang stroke at kasama na lang po namin siya ngayon. Sana pag-uwi ko, malakas na siya. Amen! So, bago tayo po magsimula, ang scripture po natin ngayon ay based on the Old Testament, sa Persuading Jeff, 2 Chronicles, chapter 7, verse 11 to 15. Which means, nations need of prayer. So, basahin po natin. When Solomon has finished the temple of the Lord, and the royal palace, and had succeeded, all he had in mind to do, Let us pray for church, Panginoon. We praise you and we glorify you. Maraming pong salamat sa araw na ito, Lord God, na kami nagtitipon ulit sa mga panawain. Lukuban niyo po ako ng inyong banal espiritu upang mapag-deliver ng inyong masalita. Umuha po sa damdamin ng ang mga miyembro at mga maunawaan po na kayo po ang maging gabay ko, Panginoon. Kayo po ang makita nila sa akin ng lahat po na aming pag-aaralan ngayon. Kaya ang isang buhay. Isa po para pa sa ito po. Ikababanan na yung pangalan. In Jesus' name, we pray. Amen. Hindi po gano'ng mahaba ngayon ang ating speeching. So, maraming siguro matutuwa. So, may isang tanong lang ako ngayon na may konting question and answer portion. Alam mo ba kung anong club na to? Ano yan? Club. Isang clue, siya ngayon na nag-suffer sa Ebola virus. Within the West Africa, dito po siya nagsimula. Ito yung bansang. Yan, yeah, hindi ko mabigkas. Yan. Yeah. So, wala na nakakuha. And next, itong club na to. Familiar ba sa inyo? No. Yung makakasagot. Ito ha? May civil war sila ngayon doon. Iraq. This is Syria. Right? So, next club. This one. Blue and yellow. Hindi ganang familiar sa atin ito. Sinasya! Pinakasagot ng Yukoy. Sinabi, G. Ha? Kaya yung jacket mo, ha? Then, may civil war din sila doon. Ito ang bansang Yukoy. And this club, familiar po sa inyo. Paano tayo mga kababayan din ngayon na pinauwi? Libya! May civil war din siya. Ito ang bansang Libya. So,
Ito. Philippines. Iraq. Alam niya ito. Iraq. Ito balak yung bakasyon ni Badyo. Wow. Diba? Ito, ang bansa nila ko yung binansagat na worst humanitarian disaster. Alam niyo mas gawin kung bakit nadidinig natin ngayon sa news. Right? Masyado nang magulo doon and most of mga nangyari ngayon doon eh, mapaglabag sa mga human rights. Tama siya, diba? And this one? Iran. May pangkit sila ngayon dito. Ito ang Palestine. Right? Yung flood niya. This Palestine, with our knowledge, is may conflict sila within that. Sorry. Right? Sorry. Do you know what the meaning of this star? This is the star of David. So, Ebola virus, war in Syria, there's a conflict, civil war in Ukraine, humanitarian disaster sa Iraq, and sa Libya. Doon na yata kami kapagay ng pugutan ng ulo, right? Yes. Sa Libya. So, pag-pray po natin sila. And it's continuing conflict sa Gaza, honestly. So, ano po kaya yung mga bagay na common dito sa mga bansa ito? Lahat po may kaguluhan, hindi man. Lahat po ay may dago na umahan sa kanilang bansa ngayon. So, these places, so, yung mga common na nangyayari sa kanila, ano po ba yung dapat natin gawin? Bilang Kristiyano, we should pray for them, right? Amen. Amen. Ito, saan nyo ito nakikita? Pinas. Ito. Ito yung disaster nangyari sa... Ito. So, familiar na sa atin ito. Corruption. So, all this is happening in one place sa Pilipinas. So, as a Christian, as a Filipino, obligasyon po natin na bantayan ang ating bansa, pangalagaanin ang ating kalikasan, maging alert po tayo sa ating security, at pag-pray po natin ang ating bansang Pilipinas. So, all of these are nations in need of prayer. So, what should motivate us to pray? Tayo po, ano po ba yung motivate sa atin para manalangin? So, hindi lang po sana magkasalita dito. Magkaroon tayo ng interaction na magkaroon ng discussion. So, what should motivate us to pray? Yeah? So, sino po ba pwedeng magsabi na pag-motivate sa atin para manalangin? May kanya-kanya po tayong motivation, right? Pamilya, kaibigan, maminamalangin sa buhay, sa trabaho. So, all in all, mostly personal na things ang kumpara sa atin once na nag-motivate natin ng prayer. Why not nasubukan natin i-motivate yung sarili natin para ipanalangin yung bansa natin? Yung mga bansa may kaguluhan ngayon, right? So, sapat na ba ito? The condition of every nation is evidence that we need to pray for God's divine intervention, right? Kumbaga, magulo na po ngayon sa all over the world. Kabila-kabila, may conflict, may war, may mga kumakalat na virus. Then the government is shaking, wala silang matitis ng humanitarian aid, nahihirapan na din makapasok sa Iraq. All of these conflicts, so this should motivate us to pray. Right, Church? Amen. So, hindi lang po sa ating sarili. Nandito ka tayo sa bansa Kuwait, so feeling natin safe tayo, but we should pray for this country, we should pray for those country na may mga conflicts. Because kung wala pong peace sa kanila, hindi po tayo nakasiguro na at least tayo sa bansang to. Anytime, pwede tayo maapektuhan the economy, pwede nila maapektuhan, even the yung mga mismong mga nakatira dito, diba? Pwede silang magkaroon ng conflict
So, second thing that should motivate us to pray is biblical warning should also motivate us to pray. So, itanong po kasi man, sino po yung nagbabasa ng Bible. So, if you read the Bible, parang pong biblical warnings regarding sa para ma-motivate tayo to pray. Marang pong warnings doon. And one is that pag Deuteronomy chapter 8 verse 19, sabi po doon, if you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. So what that means? If you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you that you will surely be destroyed. So sa tingin nyo, nangyayari na po ba ngayon yan? Amen. So, nangyayari na po yan ngayon. So yung mga bansang non-Christians or yung mga citizens na nakalimutan na kung tumawag sa Panginoon, even tayo sa Pilipinas. Magkakaroon na nagiging magulo na po tayo. Although nasa daang matuwid daw tayo ngayon, still marami pa rin controversy na nangyayari sa atin. At marami mga little things na dapat pinagtutunan din ng pansin ng ating bansa, right? So, these two conditions should be motivate us to pray. Sana po, bilang Kristiyano, bilang members ng church, maisabuhay po natin ito. Kumbaga yung motivation natin sa pag-upo, hindi lamang sa ating pansarili, kundi sa pangkalahatan na. Lalo na pa yung bansang Israel, ng piniling people of God. Sana po, panalangin din natin sila na hindi sila madisgrasya. And of course, yung bansa natin, kasi kung maganda siguro yung economy ng bansa natin, wala tayo dito. Right? Kumbaga, kung ipag-upoy natin yung bansa natin, together, yung mga pamilya natin na nandun, pati sila, mabibigyan din ng magandang kinabukasan. Right? Kung mag-prepare lang tayo pa sa sarili natin, pa sa trabaho natin, what's the use kung yung bansa naman natin yung nagsasuffer? Amen. Amen? Amen. So, the next... What will it take for God to hear and answer our prayers? Based on our Bible study, sumawatin po dati. So, siguro, alam mo na yan, nagtatakamay ko, Mikey. So, pwedeng bang, can you answer this one, Mikey? What will it take for God to hear and answer our prayers? Yan, text na lang daw niya. So, what will God, will it take for God to hear and answer our prayers? Based on our verse, nakalagay po doon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will hear their life. Amen po ba? Amen. So, if my people, so, ano po ba naisip natin? If my people, sino po ba ito? Tayo. Yes, tayo. Based on the Old Testament, sila po yung mga taga-Israel. Yung sinulat po itong bukang ito, tinutukoy po nila yung mga tao. But based ngayon, ay kasama po tayo dyan. Bilang church, bilang Christians, and being human being. Amen. Being human being. Yan ba? Sinulat yun. Yan. If my people, tayo po yan. So, bilang anak ng Diyos, obligasyon po natin na manalangin at tumawag sa Kanya. Then, humble themselves. Bakit hindi ko nang binasa yung kodi ko po? Yes. Humble themselves. Sabi nga nila, we must acknowledge that we depend totally on the Lord and needed Him to intervene in our situation. Right? Humble ourselves. Hindi po natin kaya lahat ng mga pagsubok sa buhay natin. Even though we're strong, nandyan yung mga kaibigan natin, pamilya natin, papalakas sa atin, still we need God. Yeah. Amen? Yeah. Dahil siya lang po yung tamang makapag-solve ng problema natin.
Kahit gano'n ka kagaling na problem solver, kapag binigyan ka ng Panginoon ng isang problema, siya lang ang way para masolve ito. Amen po ba? Amen. Dahil wala po tayong ibang healing sa Diyos, kundi ang, ano? Wala po tayong ibang healing sa Diyos, kundi? Kahit ako, hindi ko po masagot. Kasi po Diyos lang din na nakakalang kung ano mga pangailangan natin. Humingi man tayo ng humingi sa Kanya, bibigay lang natin kung ano yung narapat para sa atin. Amen po ba? Then, third one, and pray. Ito na yung sinasabi natin. Paulit-ulit po natin ngayon ni Herman sa church sa bawat isa. And pray. So, dapat po nananalangin tayo na every day, every minute, tumatawag po tayo sa Kanya. Right? Pansin ninyo yung ating mga kapatid dito. How many times they pray every day? 5-7 times? Right? Meron tayong mga Kristiyano. Sa sarili natin. Do we pray a lot? Pagising sa umaga, pagtulog sa gabi. Right? Bilang individual, bilang Kristiyano, obligasyon po natin. Right? We should intercede all for all residents of our country also. Na dapat manalangin din sila para sa bansa natin. Hindi lang po tayo buong bansa kung nananalangin po tayo. Iba-iba man ang ating mga kinabibilangan na mga sekta. Only one Lord na makapagbibigay sa atin ng protection. Amen po ba? So, we just need also to pray na para sa ating pamilya, kaibigan, and our co-workers. Pray for the revival and strong marriages. Strong marriages. Sa bansa natin, hindi na yata uso yung strong marriages. Lain na didinig, uso dito yung kiwalayan, anatman, right? So, isa po yung sa mga bagay na nakapagpatibay ng relasyon natin sa Panginoon. Kung pamilya natin nagsisimula sa mag-asawa, magiging matibay ang kanilang relationship. Amen po ba? Kasi yun po ipapasa sa nila sa kanilang mga anak upang patuloy na magsilbi at maglingkod sa Panginoon bilang matibay na relasyon sa bawat isa. So yung godly parenting din po, kailangan din natin yan. Sa TV, napapansin nyo, nanay, anak, sarili niyang anak, sinasaktan. Napapansin nyo po ba yun? So, ano yung natutulak sa kanila bakit ganun? Problema sa buhay? Or depression, right? They're hurting their own children. So, maraming dahilan. Minsan, sinisisi pa nila ang Diyos kung bakit nangyari sa buhay nila. Bakit kung sino pa yung nasa lower class ng community, sila pa yung nagkakaroon ng mga maraming anak, right? So, nakakadagdag yun para sa tawag nito. Problema sa community din. Kasi kung hindi nilang papalaki mga yung mga anak nila, magiging problema din yung ating bansa, right? Yes. So, let's pray for that one, for the revival. And let's also pray for our capable leaders. Right? Amen. Ngayon, satisfied ba kayo sa performance ng ating Pangulo? Yes. Amen. Siguro, may ibang hindi, may ibang amen. We're not talking about political dito. Kailangan yung ating opinion, right? Yung presidente natin ngayon sa Samuel, we're on the Dama to win. And yesterday, we celebrate. What did we celebrate yesterday? Ninoy Aquino Day. Do you know Ninoy Aquino, Mr.? No. During Ninoy Aquino was shot dead, yung iba sa inyo hindi pa pinapanganak. Ako, 4 years old. Siguro si yung mga elders natin, mga binata pa yan na mga naniligaw pa lamang sa inyo. Or yung iba nandito na sa Kuwait. Pero dahil sa ama niya, nagkaroon tayo ng democracy. Yeah.
So each leader na tatayo pa sa ating bansa, we should pray for them, right? Kasi sila yung mag-lead sa atin. Kung ano ang gagawin niyang desisyon pa sa ating bansa, yun ang patutunguhan ng ating economy, ng ating relationship sa ibang mga bansa. Then we also pray for them to be honest, maging capable sila, good leaders na sana, yung mga difficult circumstances na nangyari sa bansa natin ngayon, sana yung malagpasan po natin ngayon. Amen. And sana, yung magiging leader natin is a true believer of Christ. Should be always, right? May naging presidente na po ba tayo na iba ang religion? So I think wala pa naman. And I hope so, always na yung tatayo bilang mag-lead sa atin is a true believer of Christ. May takot sa Diyos at naway mapanguluhan niya ang ating bansa ng matiwasan. Because 2 years from now, election na naman, right? And we don't know kung ano ang mangyayari. So, so as believers, we should be motivated, highly motivated, right? To cry out to God. So, kung ginagawa po natin ito bilang Kristiyano, pakinggan tayo ni Lord. Amen po ba? Amen. Because magiging confident tayo na our prayers will be heard and will be answered by the Lord. Amen? So, 14, turn from their wicked ways. Galing pa po yan sa ating verse. Turn from their wicked ways. What do you mean by wicked ways? Some witch. Ano ba yung wicked? Ano sa Tagalog yung wicked? Masamang gawin. Masamang gawain. Or yung mga bagay na hindi matuwid. Alright? So, God has conditions for when He will respond to our prayers. The word wicked includes all deliberate, willful disobedience. Not just violent crimes such as murders. Kagabi lang, panagin sa TV Patrol about crimes sa ating bansa. Nakapanghina ng loob. Right? There's rape, there's murder. Ba't nagagawa ito ng ating mga mamayan? We're only living in one country. Bakit kailangan mangyari yun? Because nagsasuffer yung bansa natin. Kung lahat sana nabibigyan ng magandang opportunity siguro sa bansa natin, wala makakaisip na gawin mga bagay na ngayon. Amen po ba? Right? Tayo maswerte na tayo, mayroon tayong trabaho na nasusuportan natin ating pamilya. What about those people na nasa Pilipinas na nagigilap ngayon? What were they thinking kung ba't nila nagagawa itong mga bagay na ito? Kung tayo po yung nasa sitwasyon nila, ano kaya ang gagawin natin? So nangyayari po itong wicked ways because hindi sila tumatawag sa Panginoon. Right? They're not calling the Lord to guide them. Kaya nakakagawa sila ng mga crimen, ng mga masasamang gawain. Because hindi sila tumatawag sa Panginoon. Sinusunod nila yung joke ng kanilang mga sarili o yung push ng kalaban sa kanila para gawin yung mga bagay nila. And one more thing, kailangan din po natin mag-confess. So, yung mga things na to that we take for God to hear answer prayers is confessions. Natalakay na po natin sa mga Bible studies natin yan. Lagi pong nare-remind ng ating mga elders sa atin. Confession, isa sa mga bagay na dapat natin gawin upang madilig ng Diyos sa ating mga pangalaman. So, we should agree with God that what we've done displeases Him and we should turn away from wrong doing. Right, Church? So, naintindihan po ba natin ito? Amen po ba? So, kahit ako, hindi ko pa kung ganun maunawaan yung mga bagay ko. Kasi, kumbaga, hindi pa focus na natin sa mga. But as we go on, patuloy po natin
basahin ng Biblia. Maunawa po natin. Ipaunawa po sa atin ng Diyos kung ano yung mga bagay na ito. Amen po ba tayo? Kasi, actually, hindi ko po talaga siya pinag-aalan. Binasa ko lang siya. Yung sabi ko kagabi, ano yung mulan ng ano? Narinig ko nag-usap si Brother John about these nations na may conflict. Doon ko naisip na isama ko itong ito. At least sa last week, naisip ko na rin yung topic na ito. But kagabi, nung nandun si Brother John, na nabanggit niya nga itong mga bansa na may conflict. Sa ako pala naisip, ba't hindi ko isama sa natatalakay ko ngayon? Kaya napuyat ako. Dahil nalastos niya yata ako natulog. Kagabi ko lang talaga siya na ayos. Iba kasi yung pinag-aaralan lang sa sinasa puso. So, I hope so dumating yung panahon eh, katokin din ako ng Diyos dahil iba pala yung feeling na nakapag-share tayo. Amen. Hindi lang nakaupo dyan na nakikinig, minsan nakatokin na tayo. So, Lord to God, at lahat tayo gising pa. Amen po ba? Amen. So, the third one, what will God do in response to our prayers? Parang may nababayo study, di po ba? So the question, what will God do in response to our prayers? Based on our text, the Lord will hear our cry, will forgive our sins, and will heal our land. So, threefold po niya sinabi kung paano mag-respond si God sa ating mga prayers. The Lord will heal our cry, hear our cry, forgive our sins, and will hear our land. So, napaka-bigat po ng mga salita yan. Hear our cry. Do we cry to God? Amen. How do we hear our cry if we don't cry to God? Right? So, kung naghihintay na lang tayo sa mga blessings na hindi naman tayo nagka-cry out kay God, walang mangyayari, right? So, isa to sa mga conditions niya na in the to response to our prayers. Hindi lang tayo basta nagdasal na wala lang. Yung nagdadasal lang tayo na hindi naman natin sinasapuso. Palagay nyo na didinig tayo ng Lord. So, we should cry out. Hindi naman sabihin na mag-iiyak tayo mag-dumuhod. But kung ano yung totoong nasa puso natin. Amen po ba? So, second thing, the Lord will forgive our sins. Lahat po tayo makasalanan. So, in response to our prayers, if we confess, the Lord will forgive our sins. Right, church? So, kung wala tayong i-confess, there's no forgiveness. Hindi naman pwedeng patawarin na lang tayo na hindi tayo nang humingi ng patawad sa Kanya. But before we confess to God, napatawad naman niya na tayo eh. Right, church? Napatawad niya na tayo bilang anak ng Diyos. Yung mga nagagawa nating kasalanan, napatawad tayo ni Lord to Jesus Christ. Amen po ba? And the next big thing is, and will hear our land. So, hindi lang bilang individual. Heal our land. Which means, yung bansa natin, yung mga bansang may kaguluhan. So, if we pray for this country na may mga kaguluhan, God will respond. Right? If we cry out to the Lord, He will respond to our prayers. Ipapanalangin natin yung bansang may Ebola, yung may mga civil war, yung Iraq, yung Palestine, yung Israel, lahat ng mga bansa may kaguluhan. Even though they're not praying to God, if we cry out to God, God will forgive our sins and their sins. Amen. Amen po ba? So, ano po ba yung gusto natin ma-achieve dito? Ba't na sinasabi to pray for these nations? Di po ba? Peace. We all longing for peace. Hindi lang po sa ibang bansa. Sa atin din mga sarili. Kaya kapatid, meron ka bang kapayapaan sa puso mo ngayon? Siguro yung iba ngayon, in love. Right? Yung iba ngayon, eh, may mga dinaramdam na karamdaman. Dinaramdam, karamdaman. Then,
So, ano mo ba yung nasa puso natin ngayon? Are you at peace? Kayo, kayo dalawa, you're at peace. Yes. Yes, amen. So, lahat po tayo, di ba? Lahat tayo gusto ng kapayapaan. Spiritually, physically, emotionally, sa buong mundo, we need world peace. Amen? Amen po ba? Kasi kapayapaan din nagsisimula lahat ng bagay. If you have peace in your heart, you will have peace in your neighbor. And mag-i-spread na to. Right? It's such a chain. Right? Though magkakaiba tayo ng mga posisyon sa buhay, if we have peace, siguro walang nangyayang mga ganong kaguluhan. Though hindi tayo apektado. Kami natin hindi yung mga kaguluhan na nakaka-apekto sa buong mundo. So, we hope that we cry out to God na sana panalangin natin mga bansa ito. Amen po ba? Dahil napapanahon na to. So, Burmans are now again coming. Usually, pag Burmans, kinakabang po ako sa bansa natin. Usually, those calamities are coming during this month. Disasters are coming this month. Hindi makalamity, may manangyayang disaster. At least, always before Christmas, may mga kababayan po tayo nagsasuffer. May po ba? Every year na lang, kung mapapansin nyo. Nabasa ko since 1919 nga tayo, laging meron. Lagi siyang meron nangyayari tuwing kasapit ang Christmas sa Pilipinas. Alalahanin natin ang bansa po natin is kabilang sa mga bansang nasa. Tawag natin sa Ring of Fire ba yun? Yeah. So, tayo mo sa tayo, nandito tayo, hindi natin gano'n natin dinadanan kung makamaganap natin. So, last year, right, the Yolanda, the Hayan, wala na, ang magagawa na lang natin ay pagdasal sila mag-send ng tulong. But before that, nanalangin ba tayo na ma-avoid natin yung mga pangyayari nito? Sino mga pagsabi? Diba? Wala po. Kasi God only knows what will happen. So, pero bago paano sana mangyari ito ay nananalangin na tayo para ma- kumbaga, hindi man natin ma-avoid yung protection ni Lord ay nandun. Amen po ba? Amen. Protection na natin, bansa natin mga bansang may kaguluhan. So, we should cry out to God. Then, so, conclusion na po tayo. Sabi mo mabilis. Christians should care enough about every nation to cry out to God on his behalf. Though we have brothers and sisters that not Christians, we should also pray for them. Hindi lang sa atin, sa bansa natin. All nation. Right? Sinasabi nga nila, one nation, one God. So we should cry out to God for all these nations na mga may problema ngayon or sa mga bansang nagkakaroon ng mga conflicts. Responsibilidad doon po natin bilang Christian. So, each time we pray, starting today, tama po natin, panalangin natin mga bansa. Amen po ba? Amen. Kasi bilang tayo, bilang citizen, bilang mga Kristiyano, kahit sa bansa po tayo magpunta ngayon eh, bilang Pilipino. Siguro sa lahat pala ng bansa may mga Pilipino na, no? Ganon, ganon kalaki yung populasyon natin. And, so, what we have to do bilang Christian? We should humble ourselves, pray, and turn from our wicked ways. Amen po ba? Amen. Amen. So, humble ourselves. Kung na-explain ko po sa inyo kanina yun, eh, sana naunawaan niyo po. And pray, pray, pray. Pinaka-important din sa buhay ng Christian, ang magdasal. Subukan niyo po magkaroon ng quiet time every day para sa Panginoon. Sino ang gumagawa ng quiet time? Kasi yung iba, tanghali na, nagigilig pa.
kaya hindi pa rin quiet kahit tulog. So, try to make that quiet time for the Lord. Ang pagkagising ko, 15-20 minutes sa quiet time para sa Panginoon. Kahit maliit ako, please, meron din yung quiet time para sa iyo. Amen po ba? Amen. So, pwede po ba tayong tumayo saglit? At pakinggan natin ang awitin ito. Let's close our eyes and pray to God. Of course. Our eyes, church. Madama po natin kung anong mensaheng pinapahawatin na kanta.
Save us for all those calamities, disasters to come to our country, Lord, my Lord. Now I bigyan po ng kapayapaan ng bawat isa sa amin, sa mga puso, sa amin, mga kamabayan, ng mga bansa nagkakaroon po ng mga konflict sa Panginoon. Paunawan niyo po sa kanila at tunay na pagmamahalit, Lord. Naway patuloy niyo po kami gabayan sa amin, mga gawain, naway i-bless mo po ang bawat isa sa amin at patuloy ang aming mga bubuting gawain. Patuloy niyo po kami gawing instrumento ng inyong kabutihan, Lord, na may palagarap namin yung mga buting salita, Lord. Naway maging malakas po ang pananampalataya, Lord, God. Naway pagtibayan po kami at lukuban niyo ng inyong presensya, Lord. Naway lahat po na nangyayari sa bansa, sa mga bansang dumadanas ngayon ng mga calamities, mga virus, mga conflicts, naway igay mo po sa bawat leader ng mga nations na po. Naway magkaroon po kami sila ng kapayapaan at naway patuloy po kami na magbuhay sa mundong kayo po ang may likha, Panginoon, may kapayapaan at umahal sa bawat isa. This we pray in Jesus' name. Amen.